Ayan, so ganda mga kamusta, no? Ayan, no? So buo yan, nandito siya. Yes, eto na lang. So black din to, nilagay natin dito. Para yan ang mga pangkuan natin sa wall. Tapos maglagay tayo ng tile trim niya dito. Ayan, no? Yung tile trim. So ang nilagay ko na gold na. Kasi kung mapapansin nyo, yung Black Galaxy kasi, may pagka goldish yan. Ayan, nasa loob na. So yun yung mga makikintab na maliliit. Ayan, yung fold. So, okay. Okay na siya mga kamasta, no? Ganda na. So ilalagay na yan ni Efren hanggang doon. Tapos hanggang dito naman siya. Ayan. Dito banda. So ganyan siya. Ganyan dito. So okay na. Tingnan natin dito sa mga rooms. Ito, naikabit na natin yung cove light natin. So steady muna natin. Ayan, may remote tayo eh. Yeah. Ayan, so napakaganda. Ayan yung cove light natin dito. Simple lang. Pero kung makikita nyo sa personal, makikita nyo yung reflection ng lightings dito sa wall natin. So napaka-smooth, napaka-lambot tingnan, napaka-lambot pagmasdan mga kamasta, no? So ayan na siya. Okay, maganda tingnan, maganda. So ayan na. So hindi siya totally nakafit mga kamasta, no? May spacing yan para hindi maipit yung maglilinis dito. Ayan. Mahirapan yung maglilinis. So naka-abante siya papunta rito. Bali papantay natin unti dito. So lalagyan ng holder yan para mas maging maganda. So eto, lalagyan pa to ng mga braces. Ayos na. Ayan, okay, oh. So ayos mga kamasta, no? Yan lang yung ating konting tutorial dito at konting tips mga kamasta sa pag lalagay nga nung ating cove sa ating pagkikisame. So nauuna ang high ceiling natin bago tayo maglagay ng para sa cove natin. So yung diskarte natin dito mga kamasta ay diskarteng pang mabilisan lang, ano? Diskarteng kumbaga hindi kawawa yung may-ari. Kasi kahit tingnan nyo to, ang tibay na mga kamasta. Compare mo yung dati. Hindi mo siya mapagbibitinan ng ganito. Ngayon mapagbibitinan mo na kasi matibay na. Hey, what's up mga kamasta? Magandang magandang umaga sa inyo lahat. So mapagpalang umaga po. Ngayon nandito ako ngayon sa bahay nga ng aking sister at kasama ko yung aking pamangkin. Ayan yung aking pamangkin. So nandito nga yung kanyang supportive tito. Pupunta kami ngayon, ihatid ko siya ngayon sa Capitol, sa Bayombong Capitol dito sa Nueva Vizcaya ng mga kamasta, no? Sa mga followers natin na taga Vizcaya, alam nila yan. So ito, pinahiram din ni Bayo tong sasakyan niya at ito na rin ang service natin na maglilibot sa mga project ngayong araw. Kasi ihatid natin siya sa Capitol. Kasi ano yung gagawin mo doon? May parang inauguration. Ayan, inauguration ngayon, ngayong araw. Kasi nga, ayan, siya yung representative. Ito ba yung t-shirt? Ng Fatima National High School sa Villaverde. So, nandyan din yung aking sister. Hi! Ayan, so let's go. Punta muna tayo sa, ihatid muna natin siya. Then, bago pupunta sa Bayombong, then libot tayo sa project mga kamasta, no? So narito na nga tayo sa Capitol. Ayan. Hello sir. Morning sir. Good morning po. 36.1. Good morning sir. Good morning sir. 36.0. Sir, thank you. Thank you po. Dito ba? Yung convention center, di ba? Dito na. Oo, mag-park na tayo dito. Dito pala mag-park. Ibababa pala kita. And good luck. Unang pamangkin kayo mga kamasta. Saan ba? Ito na, dito. Mag-aantay na lang. Ayan. So, good luck. Galingan mo. So, ayan mga kamasta, no? Dito tayo sa Capitol. Ngayon, diretso muna tayong siguro sa Busilac. So, ayan mga kamasta, no? So ayan, narito na nga tayo sa project dito sa Busilac mga kamasta, no? Ayan. So ang pipinturahan na lang natin dito mga kamasta dito na lang sa labas. At yung isang room natin dito kasi may mga gamit pa nga dyan. So hindi makagalaw yung mga painter natin.
So ayan, pasok tayo dito sa loob mga kamasta. Ayan si Tate Ebot, ayan o. So ito, pipinturan na to bukas mga kamasta ng mga fans. Tapos ito, nakaready na rin to na ilalagyan ng cladding natin. So ayan yung cladding natin. So magtra-try muna tayo bago natin na i-finalize. Ganon din dun sa may column nya. So bago tayo mag-finalize, sabi ko nga, ayan. Then dito tayo, pasok na tayo dito. Ayan, nag-apply na sila ng grout mga kamasta, no. Kasi ito na nga, natapos na nga itong wall tsaka ceiling natin. So mapapansin ninyo, napakaganda na ng kisame natin, no. Ayan. So ayan ang sinasabi ko na lalagyan natin ng konting na kumbaga para magkapatid itong wall at tsaka yung ceiling natin. Kasi kung mapapansin nyo dati, masyado matingkad yung kulay niya, so hindi siya akto. So pinatay natin yung pagkatingkad niya para mas maging maganda. So yan nga, yan na yung naging outcome niya, napakaganda. Meron din doon, meron na. Natapos na rin yan. Tapos yung mga switches natin, ikabit na rin. Yan. So ito switches sa labas to. Ito yung sa loob. Ayan. Then ready na to na ilalagay natin yung cove niya. Kung sakali, lalagay na natin to. Papalagay na natin yan bukas para naka-prepare na. Ganun din dito sa kabila. Kasi pa-finalize lang naman na yung pintura dyan. Kagaya nun, may mga rare touch pa tayo. So ayos na. Testing natin yung ilaw. Ayan. So ayos. And then yung middle part na ito, may drop light pa tayong lalagay dyan. So ibababa lang naman yan. May mga abang tayo dyan sa taas. Kagaya dun, may mga abang din tayo dyan. Ayan si Levio. So ayan, pinapagiba ko na yon, yung portion na yon. At para matapos na yan. Then tingnan natin dito. Ayan, okay na rin to. Tingnan natin dito sa mga rooms. Ito, naikabit na natin yung cove light natin. So steady muna natin. Ayan, may remote tayo eh. Ayan. Ayan, so napakaganda. Ayan yung cove light natin dito. Simple lang. Pero kung makikita nyo sa personal, makikita nyo yung reflection ng lightings dito sa wall natin. So napaka-smooth, napaka-lambot tingnan, napaka-lambot pagmasdan mga kamasta, no. So may pin light na rin yan. I-install na lang natin. Kasi siyempre, titingin pa sila na kung ano pa yung mga maayos dyan. Ngayon, ito yung klase ng ating cove. Ito. So alam na mga installer at saka suppliers kung klase na ito mga kamasta, no. Compare mo dun sa may mga maninipis na klase, malaki yung pagkakaiba nun. Kasi ito kung mapapansin nyo, malalaki na yung ilaw na ito. Tsaka secure na secure siya. Gawa nung meron siyang silicone na nakapalibot sa kanya. So maganda yung klase niya. At tsaka at the same time, yung adapter niya na meron na rin. Ito yung nasa adapter niya. Ay, nakakabit na daw. Kabit na doon sa loob, doon sa portion na yun. Kasi ito hindi pa natapos to eh. Kasi may mga gamit pa nga dito. Ngayon, pull out muna natin yan bago tayo makagawa dito sa loob. Bago mag-finalize ulit. Kasi may mga switches na to. Ayan. So, okay na yan. Nakaready na yan para may finish natin. At malagyan na rin natin ang cove light niya. So, pasok naman tayo dito sa loob. Dito sa isang room. Ito yung napakaganda na portion. Ayan, may cove light na rin siya. So, testing natin. Dito yung remote. Saan na ba? Sino ba yung pan ng remote na ito? Ayan. So, ito yung lavender. Ayan, yung babago-bago. So, napakaganda mga kamasta, no? Ang ganda pagmasdan. Yeah? Ang ganda pagmasdan, no? So, para ka lang nasa loob ng hotel. Pagka ganito yung... Pag nasa loob ka, para ka lang nasa loob. Ang ganda. Loob ng hotel na... Parang feel na feel mo na nasa loob ka talaga ng hotel pag ganito. So, napakasimple, napakaganda. Yan. So, bagay na bagay yung kulay. Yung floor. Tapos yung dating nung ilaw sa taas. Then dito naman yung update natin dito. Ito na, malapit na matapos. Konting-konti na lang. Yun na lang, mga siro ko na lang ilalagay. Kasi ito pinapatuyo itong portion na to. Kasi ito yung pinakamahirap overhead mga kamasta, no. Ito yung mga mahirap na portion na gawain natin.
Lalo na pagka diretso yung tiles talaga niya. Ito yung pinakamahihirap na portion. So hindi siya basta-basta maglatag pag ganito. Pero malapit na matapos mga kamusta, no? Sabi nga ni Tatay Bot, baka matapos daw ngayong araw. Kung meron mang itutuloy, baka bukas na. Ngayon ito, pwede na natin ilagay yung switch na ito kasi natapos naman na ito. I-grout na lang ito, then pwede na natin ilagay yung switch. So, grout na lang, i-levy. So, parang hindi akto yung kwan mo ah, dapat nandun ka sa kabila ah. Hindi pang kwan yung kwan mo eh. So, dapat bukas na sa kabila ka na. Para may karelyebo ka dito. Ayan, so ayos na mga kamusta, no? So narito na nga tayo sa project sa Tuaw. Ayan. So dito yung installer ng granite, ano? Ayan. So ayan mga kamusta, no? Pinapag-iba ko na nga to kasi itatiles natin to. Ito yung sinasabi ko kay Ate Remy nga, na nakatapat dito sa may pinaka-hallway nya. Ayan, bubuhayin natin yung pagka-hallway nya dito. Kasi kung mapapansin nyo kasi mga kamusta, no? Kasi kung buong garahe to, naiiwan tong portion na to, ito. Itong portion na to. So noon pa sabi ko nakapag-design nga ako na mas maganda kung may hallway to. So kung mapapansin nyo yung ceiling nya, ayan, no? Diba? So ginawan natin siya ng parang daanan talaga. Ngayon ang ilalagay natin dito, medyo itataas natin. Then medyo plain lang yung lalagay natin na tiles. Para hindi ganong halo-halo. Para hindi, sabi nga ni Ate Remy, hindi komplikado. So dito sa loob, tingnan din natin yung ginagawa nga nila dito. Ayan, nag-install na ng granite. Ayan, mga Marisonia tropa. Tropa ng mga Marisonia to. So ang ganda ng granite nyo. Fabricate na. Ayan, si bro. So, dalawa sila dito. Ayan. So, yung sink natin, dito nilalagay. Mamaya bubutasan na nila yan. So, bali nagdugtong yan, bali dalawa na buo. Ano yung mga malalim na naisip mo, ma'am? Ayan, si Madam. So, yung kinakuan ko dito na granite, mga kamusta, na hindi siya yung usual lang na makikita mo na 3/4 lang siya dito. Kasi yung mga usual na dati na granite, yung kumbaga eh wala lang siya, yung granite na parang wala siyang ganito, hindi siya pabilog. Ngayon yung sinabi ko dito na mas babagay, yung ganito na siya. Kasi ito malalagyan pa to ng granite mga kamusta na. So, buo yan. Kasi ito, yung klase niya. So mapapansin niyo yan, oh. Black Galaxy siya. Ay, may parang mga gold sa loob. Ito yung pinakamahal na granite na pa natin, kinuha natin. So ito yung pinakamaganda kasi. Kasi pagka yung mga mapan lang, simple, pangit naman tingnan. So ito na. Ito mga kamusta, no? Ayan, yung sobra natin. Ayan, kakatingin ng mga ilang taas nyan, bro? Ay, just G's for C, for inches, ano? Oh. Yan, yan yung ilalagay natin sa gilid-gilid niya. Yan. So, nilalagyan ng masking tape para yun yung magiging basehan niya. Plus cutting. Bago ikakabit to, ayan, parang nilalagyan ng hiwa-hiwa yan para kakapit yung halo natin para dun sa paglatag nga na ito. Ito yung ilalagay sa edges niya mga kamusta. So kakating-katingin pa yan. So ito naman yung tinatawag na glue mask. Ito yung pinangdidikit. Ito yun. Ito yung pandikit natin para dun sa granite. Tapos ito yung pangkulay niya.
para parehas na parehas sila. Kasi kulay black yan eh. Tingnan natin. So kung makikita nyo kulay black to, ayan, ito yung dinikit na nga dito. Ito siya, minik siya. Hinalo, tapos pahid na. Ayan, ayos na. Tapos ito ay bubutas na lang to. Ayan, bubutas na lang yan. Tapos yung kinakating dun sa labas, yun yung ilalagay natin dito. Dito. Para mas maging maganda. So ayan, mga kamusta, timing na naman. Merienda. Merienda na naman tayo, ayan o. Oh. Ang sarap. So, thank you kay Ma'am Juliet, ano? At kay Ate Remy. Pansit. Kain tayo. So, ngayon mga kamusta, no, yan. Ito na, lagyan na ng para dun sa paglalagyan ng sink. Yun yung sink natin, ito siya. So, bubutasan na nilo ngayon to. So, sabi ko, lalagyan ng groove. Lalagyan ng kumbaga inner point niya, ilulubog yun yung edge na ito. Ito yung sink natin, lulubog natin to para nakapantay siya, para mas maganda tingnan. Granite niya dito mga kamasa, yung kanyang tiles dito pinakuha ko na para ikakabit na mamaya net frame para matapos na dito. So dito pala mga kamasa, ano yan, natapos na pala yung tiles natin dito sa front. Ayan o, ayan, buo na siya. So may papadugtong pa ako dito, ayan, para kumbaga hanggang dito siya sa dulo. Ayan, kahit hanggang sa dulo na yan. Tapos ito, naikabit na rin tong pintuan. So ito na lang yung i-varnish dito kasi yung dating varnish na yan, ito mga kamasta, iwala. Ngayon nahanap tayo ng para dyan. Ayan. So okay na rin tong pintuan niya. Ganda ng fittings. Ayan o. Diba? Ganda. So, maganda rin pagkakalagay ng mga doorknob niya. Ayos. So dito naman mamaya darating na siguro yung tiles natin para sa baba. Sinaubusan niya tayo ng stock. Pero in-order na namin yan nung last week pa. So hopefully dumating na kasi pina-follow up ko nga kay Richard ngayon. Then yung mga butas ng mga pin light natin naka-ready na rin. So magkakabit na lang tayo ng pin light. Ayan. Butas na yun lahat. Ayan. So naka-ready na. Tapos yung mga switches na ikabit na rin.
outlet na ikabit na rin. Ayun o. Bago na yung mga outlet natin dito. So, malinis na. Ayan. Tapos mga switches. So, bago na to lahat. Napalitan na to lahat mga kamusta, no? Ayusin na lang yung pintura niya. Then, sasalpak na natin ng buo. Ayan, ayos na. Kabit na lahat. So, yung mga ilaw na lang inaantay natin. Then, kabit na natin mga kamusta. Tingnan natin yung naging outcome ng ating granite mga kamusta, no? Ayan, kinakabit na rin namin yung sa may wall niya. Para ma-finish na nga. Para sa pintura. So ito na, nakabit na nga mga kamasan. Ganda oh. Ganda ng pagkakabit. Yan. So yan, siyempre, kinakabit nyo na yung mga para sa wall natin. Kawai ka naman eh, friend. So ito na nga, ganda na mga kamasan, no? Alisin natin ito para makita. Eh, pagilid mo ka muna yan. Yan, para kitang kita. Yan. So, napaka worth it mga kamasta, no? Sulit. Ganda. So, ayan mga kamasta, nakabit na rin itong sink niya. Ito. So, madali lang na kumbaga na i-pun na natin, i-fit na natin na maayos. Then, ito working na rin ito. Working na. So, ayan. Wis na. Then, yung mga fittings niya nakabit na rin. Ito siya, oh. So yung hose na lang natin mapupunta dun sa may sink. Ayan na lang. Ayan. So yun na lang yung kakabit mga kamusta. Lalagyan na lang ng hose yan. Then okay na. Para magamit na yung tubig niya kaagad. Ayan. So ganda mga kamusta, no? Ayan na. So buo yan. Nandito siya. Yes, eto na lang. So black din to. Nilagay natin dito. Para yan ang mga pangpan natin sa wall. Tapos maglagay tayo ng tile trim niya dito. Ayan o, yung tile trim. So, nilagay ko na gold na. Kasi kung mapapansin nyo, yung Black Galaxy kasi, may pagka-goldish yan. Ayan, nasa loob niya. So, yun yung mga makikintab na maliliit. Ayan, yung gold. So, okay. Okay na siya mga kamasta, no? Ganda na. So, ilalagay na yan ni Efren hanggang doon. Tapos hanggang dito naman siya. Ayan. Dito banda. So ganyan siya. Hanggang dito. So okay na. Yes. So ayan mga kamasta, no? Kita-kita na lang tayo sa Agog project natin niya. At may nakalimutan akong ibigay doon sa tropa namin. So kailangan natin umikot ngayon doon papunta roon. Para makita rin natin yung pinagawa ko nga kaninang maga. So tanghali na rin. So, mag-aapon na mga kamasta. So, pupunta tayo doon ngayon. So, tara. So, ayan na mga kamasta, no? Dumiretso muna tayo dito sa Agog project natin. At ito nga, may kailangan akong ituro dito sa may gagawin dito. Kaya yung kailangan nating i-assist mga kamasta, no? So, ito yung isa pa na bagong project natin mga kamasta, no? Dito sa Agog. So, bali puro 4 to sa Agog Solano Nueva Vizcaya. Kasi yung isang project natin doon, purok dos naman yon. So ang ginagawa natin dito mga kamasta, ito gumagawa tayo ng grills para dun sa ating window. Ayan, window grills yan. So ang pattern namin mga kamasta, ito yung kanyang gate. So, para sabi ko kay madam nun, para uniform sila kasi may design naman na tong gate. Eh ganun na rin yung magiging design ng window grill natin. Ayan, ayan si Julius. Yung ating all around electrician, welder, lahat na, ceiling installer. So ito, may dala rin tayong paring dito. Ayan, kasama din natin si Papa. May konting inayos muna siya. So ito, may mga metal paring din tayo dito. At ito, isisiling din natin to. Ito yung sinasabi ko, nalalagyan din natin siya ng kisame. So yung design na ito, ganito lang mga kamasa, napakasimple lang, ganyan lang siya. So, ito ay pagmamayari ni Ma'am Heidi Shepherd, ano? Heidi Ganado Shepherd, nasa UK sila ngayon. So, isang subscriber din natin na nasa ibang bansa. So, dito mga kamusta, no? Ang gagawin pa natin na isa dito. Pasok tayo dito sa loob kasi yung gagawin natin dito mga kamusta, may gagawin pa tayo dito na hanging cabinet, ito. Maliit lang na hanging cabinet. So ito mga kamasta, na kinafabricate na namin to doon sa shop. So under fabrication na yon, ilalagay na lang, isasalpak na lang.
So maliit lang naman to. So ito lang magiging L lang siya yung design niya. Ayan. So ito lalagyan din ng grills tong mga pintuan, ganun din dito. Ayan, may window grill. So yan lang yung magiging project natin dito mga kapasta, na maliit lang. So yung mga tropa natin dito. Ayan, sumama din sila Baby Sack. Oh. Ayan. Baby Sack, say hi. Ayan. So sumama na sila. Oh. So ito na ngayon natapos ni Julius. Oh. Ito na yung pattern natin. So uniform siya kung compare mo sa, ay kung ipapares mo sa gate. So ito na lang tinatapos kasi ito lang yung nagpapatagal. Yung pattern muna. Then susunod na yan, lahat na yan. Makuha lang yung sukat ng mga bintana. Then magkakasunod na yan. Then mamasilya na natin. Tapos diretso pintura. So testing nyo nga doon sa may bintana. Ayan. Ayan na siya. Okay. Ganda, tingnan. Maganda. So ayan na. So hindi siya totally nakafit mga kamasta, no? May spacing yan para hindi maipit yung maglilinis dito. Ayan. Mahirapan yung maglilinis. So nakaabante siya papunta rito. Bali papantay natin onti dito. So lalagyan ng holder yan para mas maging maganda. So eto lalagyan pa to ng mga braces. Ayos na. Ayan, okay. Approve. So eto na yung susunod na ginagawa nila mga kamasta, no? At mamaya alisin na nila to. Gagawa sila dun kung saan banda pwede gumawa sa may malilim. At sisimulan na nga tong kisame dito. Kaya pala, Michael! May naantay pala siya dito mga kamasta. Nakatopis daw. Ay, bad. So, ayan mga kamasta. No? Ba't medyo mahaba yan? San banda? Ah, ito. Mahaba pala to. Oo nga. Ito. So, ito na yun yung ginagawa ni Julius. Bali, apat na bintana yan. Then, pakuha na tayo ng pang masilya mamaya pag nag-grind dyan diretso para walang kalawang mga kamasta, no? At ito pa yung gagawin pala natin dito, yung mga paglagyan ng aircon, yung angle bar natin, ayun, may nakaready na angle bar. So i-pre-frame na lang nila yan, then ayos na. So yan, lipat tayo sa 4, dadaan tayo ulit doon habang hindi pa time ng kwan nila. So punta tayo doon, tara. Ayan mga kamasta, na malapit na yung project natin dito sa DOS. Ayun o, yun, kitang-kita na. So sakto naman na may nag-i-cap na dito. So ipagilid lang natin. Naglilinis sila, wala tayong maparkingan. Dito na muna, pagilid muna natin. Ayan, dito muna. Saglit lang tayo. At may kailangan tayo asikasuhin mga kamasta, no? Dito na kayo. Huwag na kayong lumabas. Pasaway si Sai dyan. So yan o, may nag-i-cap dito. So ang ganda nung kwan nila dito mga kamasta, no? Talagang malinis, ano? So dito tayo sa project. Ayan, dumaan na tayo dito kanina. Ayan si Do, pasaway. Do, mahulog yan. Ito yung laser natin mga kamasta, no? Pinakuha ko sa office. Ito na ngayon nilatag nila nung Saturday. Ayan si Nonoy o. Nonoy wala. So eto mga kamasta na yan. Yan na yung natapos natin dito. Then nandito rin si Jimmy. Yan si Jimmy. Then may bago tayong tropa, si Harvey. Yan o. No? So sabi nga ni Doe, ni Raymar pala. Pinapanood daw niya yung mga video natin. So siguro may idea na siya sa patungkol sa mga ganyan. So dito, diretso lang yung gawain natin dito mga kamasta, no? At tinuro ko na yung mga kailangan ituro. Then ayusin yung mga kailangan ayusin para maging maayos na. So ayan. Si Michael hindi ata nakapasok at baka manganganak na nga siguro yung misis niya kasi nasa hospital nga, mga ilang araw na rin. May baray na pa doon na isa. May ibaray na doon yung DCA na sa kotse. Yeah. So yung susunod na lalatagan dito at babaklasin, ito na nga sa may sala mga kamasta, no?
So yung trabaho natin, paganyan tayo. Paganyan. So ito yung second day ng paggawa natin dito. Ito mababaklas na ay may kakabit na natin yung mga pog niyan mamaya. No, may kakabit na mamaya no, Jimmy. Oh, ayan. Ayos mga kamusta no. Yan lang yung ating konting tutorial dito at konting tips mga kamusta sa pag lalagay ng anong ating cove sa ating pagkikisame. So nauuna ang high ceiling natin bago tayo maglagay ng para sa cove natin. So yung diskarte natin dito mga kamusta ay diskarteng pangmabilisan lang ano. Diskarteng kumbaga hindi kawawa yung may-ari. Kasi kahit tingnan nyo to, ang tibay na mga kamasta. Compare mo yung dati. Hindi mo siya mapagbibitinan ng ganito. Ngayon mapagbibitinan mo na kasi matibay na. So ito na yung update natin dito sa project natin sa Purok 2 mga kamasta. No? Yan, nakapaglatag na tayo. Bukas dito na sila. So isa na lang may iwan dito. Then dito na silang lahat sa loob. So ayan mga kamasta. No? At yan lang ang ating may babahagi sa ating update ngayong araw. Ngayong Monday mga kamasta. No? So nakapag... latag na nga tayo ng yung granite natin sa Tuaw project natin. Then nakapag-start na rin tayo sa Gob project sa Purok 4. At umpisa na nga yung paglalatag sa dito nga sa project natin sa Gob Purok 2. At sa Busilak naman mga kamasta yung update natin doon. Ay ayun na nga ongoing yung pagtatiles natin doon at yung mga ginagawa pa doon mga kamasta no. So ayan, kita-kita na lang ulit tayo bukas. Mag-ingat po kayo lahat. God bless everyone. Bye!